Ngayon ay araw ng Huwebes, April 18, 2024. Time check ngayon po ay 6:05 na ng umaga. At narito ang unang bagsak na mga balitang gigising sa inyong umaga. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na nananatili ang Alert Level 2 sa bansang Israel. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na suspendido pa rin ang deployment ng Overseas Filipino Workers o OFW sa naturang bansa. Patuloy na irerekomenda ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang mga non-essential travel patungong Israel. Ngunit kung kinakailangan namang pumunta ng Israel, inaabisuhan ang mga Pilipino na mag-ingat. Pinaalalahanan din ang lahat ng mga Pilipino sa Middle East na maging alerto at manatiling updated sa mga anunsyo ng kanilang host governments. Hinihimok din ang lahat ng mga Pilipino na makipag-ugnayan sa kanilang overseas community leaders at sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Nalubog sa matinding pagbaha ang ilang bahagi ng United Arab Emirates o UAE dulot ng pinakamalakas na pag-ulan na tumama sa bansa sa loob ng 75 taon. Kahapon, April 17, nakapagtala ng mahigit sa 10 pulgada ng ulan sa loob lamang ng isang araw sa ilang apektadong lugar na pinakamataas mula pa noong 1949. Dahil sa pagbaha, pansamantalang sinuspindi ang operasyon sa Dubai International Airport kung saan mahigit 270 na flights ang nakansela habang 370 na flights naman ang nadali kahapon. Ipinahayag naman ang nasabing paliparan na magtatagal pa ng ilang oras bago maisaayos ang kanilang operasyon. Sa kaugnay na balita, ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang patungong Dubai ang nakansela kahapon dahil sa nararanasang pag-uulan sa naturang bansa. Ayon sa unang flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIAA, kanselado ang isang flight ng Philippine Airlines mula Dubai patungong Maynila. Gayun din ang dalawang flights ng Cebu Pacific mula Dubai patungong Maynila, vice versa. Ilang lugar sa Dubai ang lubog sa baha dahil sa nararanasang malalakas na pag-ulan. Apektado na rin ang operasyon ng Dubai International Airport kung saan ilang flights ang na-delay at na-divert dahil sa sama ng panahon. Nakuna ng aktwal na video ang ginawang panunuhol ng isang PBA player na nahuling dumaan sa EDSA busway. Kinilala ang motorista na si Raymond Almazan ng Boats Team. Base sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR, SAICT, nagsasagawa sila ng operasyon noong Lunes sa EDSA busway nang biglang pumasok sa EDSA carousel ang sasakyan na minamaneho ni Almazan. Napansin umano ng traffic law enforcer na naglabas ng pera ang basketbolista at iniabot sa nasabing officer. Subalit tumanggi itong tanggapin ng suhol. Dahil dito, inisuhan ng violation ticket si Almazan dahil sa disregarding traffic signs at failure to carry ORCR. Wala pang pahayag ang basketbolista hinggil sa insidente. Naunguna pa rin sa napupusuan ang maging senatorial candidate para sa 2025 midterm elections si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Tangere ngayong buwan. Sa resulta ng mobile-based survey na isinagawa mula April 10 hanggang 13, 2024, nakakuha si Duterte ng 56.67% voter preference. Pangatlong buwan na itong top spot ang dating punong ehekutibo sa Tangere 2025 Senate survey. Sumunod naman sa Senate poll sina Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Senator Bongo, former Senator Tito Soto at ang broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok din sa top 10 sina Senators Pia Cayetano, Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at dating Senator Manny Pacquiao. Isinagawa ang 2025 Senate survey sa pagkalap ng tugon sa 2,400 participants sa buong mundo sa pamamagitan ng isang mobile-based respondent application. Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Trade Bazaar para sa mga negosyanteng solo parent. Magsisimula ang Trade Bazaar ngayong araw, April 18, at magtatagal hanggang bukas, April 19. Isasagawa ito sa DSWD Central Office sa Quezon City. Ang Trade Bazaar ay bahagi ng selebrasyon ng Solo Parent Week na nagumpisa noong April 15 at magtatagal hanggang April 21.
Pinangalanan na ng Department of Agriculture o DA bilang bagong officer in charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR si Isidro Velayo Jr. Itinalaga si Velayo bilang OIC matapos ang pagpapatalsik ng Office of the Ombudsman sa dating direktor ng ahensya na si Demosthenes Escoto. Si Velayo ay dating Assistant Director ng BFAR para sa Technical Services. Nagsilbi rin siyang National Coordinator ng Seaweed Program ng ahensya. At naging direktor rin siya ng Regional Office ng BFAR sa Zamboanga Peninsula. Graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 7,000 pamilya sa Eastern Visayas ngayong taon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas, idineklara ng self-sufficient ang mga naturang household kaya dapat na silang maalis sa listahan ng 4Ps. Pero kahit hindi na sila 4Ps beneficiary, makatatanggap pa rin sila ng tulong sa kanilang mga local government unit at iba pang government agencies tulad ng livelihood program. Sa ngayon ay nasa 286,000 households sa Eastern Visayas ang miyembro ng 4Ps. Ligtas na ang mahigit 20 lokal na opisyal mula sa Quezon Province matapos na mawala ng preno ang kanilang sinasakyang minibus sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules, April 17. Ang mga local official ay miyembro ng Philippine Councilors League ng Quezon Province na nagsagawa ng benchmarking sa Cagayan de Oro City Local Government Unit. Matapos ang kanilang pagbisita sa City Hall, dinala ang mga ito sa Malasag Ecotourism sa syudad kung saan nangyari ang aksidente. Agad na naisugod ang ilang sugatan sa pinakamalapit na ospital. Nagpasalamat naman ang mga ito na minor injury lang ang kanilang tinamo. Isa sa pangunahing tinitignan ng mga nasabing legislator sa kanilang pagbisita sa lungsod ay ang mapalakas ang Foundation of Local Legislation for Good Governance and Sustainable Development. Samantala, susunod sa GMK News. Multilateral maritime activity sa West Philippine Sea, bahagi ng pinakamalaking balikatan exercise ang Pilipinas at Estados Unidos. Pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan, iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasangbahay, huwag po kayo magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ian, Ira at Kim. Good morning, Kat and Celine! At happy viewing po sa lahat ng mga kasambay natin na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami ulit ngayong Huwede para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napaparoon niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue and of course, a Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share and subscribe! Ngayon ay sasabayan mo yun! Joshua, napakatas ng energy talaga ni Broski. Dami mong baon, ha? Oh, ito na, meron tayong bagong recipe, mga kasangbahay, ha? Sa inyo po na palaging nagmamadali at mahilig sa mga pagkain na pwedeng kainin on the go, perfect sa inyo ang Vietnamese Spring Rolls. Naku, madali po itong i-prepare. At higit sa lahat, masustansya rin. Kung paano po yan gawin, abangan niyo mamaya sa ating Cook It Right! Kailangan ko yan. Kasi kung this past few days, parang puro mga fast food yung nakakain natin. Mas maganda yung may mga ganito na mga gulay-gulay. That's right. And speaking of pagkain, ngayong mainit ang panahon, mas madaling masira ang pagkain. Kaya tumataas ang kaso ng food poisoning. Ano-ano ba ang mga sintomas ng food poisoning at paano makakaiwas rito? Abangan mamaya sa Now You Know. Awesome! Kakasabi ko lang dun sa pagkain, may pagkain. Food poison naman po. Ingat pa rin tayo mga kasambahay. At sa atin naman pong tampok na istorya ngayong umaga, tunghayan ang kwento ng isang teenager na nahihirapang pumili ng isusuot niyang damit
damit para sa pupuntahang birthday party. Sino kaya ang tutulong sa kanya para makapili ng tamang damit? Abangan mamaya sa ating Kristiyano Drama. Ay, mukhang interesting yan kasi ano, meron talagang tamang damit eh, na isusuot. Depende sa okasyon, sa pupuntahan, diba? Parang ang dami-dami mo ng choices. Pagdadami. Pa rin akong maisuot. Dapat dalawang oras eh. Oo. Pag sa babae. Ewan ko. Kasi ano eh, parang ma-OOTD talaga ang mga babae, feel ko ganyan. Pero ilan lamang po yan ha, mga kasangbahay, sa mga abangan nyo ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik na lang muna po tayo sa ating kasaysayan. Taon pong 2014 nang maganap ang pinakamalubhang trahedya sa kasaysayan po ng Mount Everest, kung saan nasawi ang 16 na Nepalese Sherpa sa hipo ng isang avalanche. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. April 18, 2014. Sa araw na ito ay naganap ang pinakamalubhang trahedya sa kasaysayan ng pag-akyat sa Mount Everest, kung saan isang avalanche ang rumagasa patungo sa Khumbu Icefall na ikinasawi ng 16 na Nepalese Sherpa. Maagang nag-asikaso ang mga Sherpa na dala ang mga kagamitan at nakatakdang ayusin ang mga lubid at ihanda ang ruta na dadaanan ng mga aakyat sa Mount Everest. Ngunit bago mag-alas 7 ng umaga ay hindi inaasahang gumuho ang malaking bahagi ng yelo na nasa west shoulder na nagresulta ng isang avalanche na rumagasa sa Khumbu Icefall at tumabon sa mga Sherpa na nasa lugar. Mabilis namang rumisponde ang mga otoridad at mga mountaineer upang masagip ang mga biktima ng avalanche. Sa inisyal na ulat ay 12 katawan na wala ng buhay ang na-recover ng mga opisyal at dinala sa base camp. 3 naman ang mga nasugatan na inasikaso at inihatid sa paggamutan at 7 ang nawawala na patuloy na pinaghahanap ng mga rescuer. Pansamantala namang ipinagbawal ang pag-akyat sa world's highest peak kaugnay sa isinasagawang rescue at retrieval operations. Umabot sa 16 ang kabo ang bilang ng mga nasawi sa trahedya, kabilang ang 3 individual na hindi na natagpuan at pinaniniwala ang namatay sa sakuna. Dahil sa pangyayaring ito ay nanawagan ng grupo ng mga Sherpa sa pamahalaan ng Nepal na ang kanilang pamilya ay pagkalooban ng mas malaking benepisyo sakaling mamatay o magtamo ng pinsala sa kanilang hanap buhay. Sherpas, pero alam niyo ba, ano, aside from dun sa na ano natin sa ating AVP na medyo masakit sa puso kasi mayroong mga nasawi. Ano, yung mga fun fact lang to sa Sherpas, nagkaroon kasi sila ng nickname, ang tawag sa kanila, Genetically Adapted Guardian Angels of Mount Everest. Kasi yung kanilang hemoglobin binding capacity daw dun sa katawan ng mga Sherpa, di ba yung hemoglobin, yun yung oxygen carrier protein sa katawan. So, yung hemoglobin binding capacity nila, napaka-unique daw kasi parang dahil nga siguro yung genes nila, matagal na silang nakatira dun sa area, parang hindi daw masyadong nakakapag, parang kahit nasa higher altitude sila, hindi sila masyado nagkakasakit. So parang ang sabi nga nila dito sa mga Sherpas, parang superhuman sila. Kasi 'di ba sila yung mga tour guide, nasa mataas na silang altitude pero yung oxygen levels nila maayos pa rin, parang nasa normal levels lang. Kung i-compare mo sa mga foreigners na umaakyat lang dito. Kaya parang sabi nila, hindi daw talaga magagawa ng mga foreigners na mga mountaineers na makaakyat dito sa Mount Everest without the help of mga Sherpas talaga. Kaya sobrang laki nung loss nung maraming Sherpas ang namatay dito nga sa aksidenteng ito. Kasi hindi naman lahat din talaga ng mga Sherpas, I mean yung mga nakatira doon sa baba, doon sa area na yon sa may Mount Everest, hindi naman kasi talaga lahat yun, nagiging tour guide. Kasi parang karamihan nga sa sinasabi nila, ang mga nilalagay nila doon or yung mga malalakas ang loob na maging Sherpa, yung mga young men nga daw. Tsaka yun din yung parang sinasabi nila na parang kayo talaga yung candidate for this. Kasi
talagang pag medyo nagkapamilya na daw kasi talaga, nag-iiba na. Alam kasi daw nila talaga yung pwede nilang kaharapin, di ba? Yung risk kapag naging sherp, kumbaga naging tourist guide ka dito sa mga umaakyat sa Mount Everest. Kaya talagang sinasabi nila, yung mga young men ang nilalagay nila. Kasi pag nagkapamilya na daw talaga, sila na mismo yung umaalis dito. Kumbaga parang sila na yung tumitigil na maging tourist guide. Kasi nga, alam nila yung risk nga sa kanila. Tapos may maiwan silang pamilya. Yun yung sinasabi nila na parang hindi ganun sila kakalaki yung suporta nga nung time na to ha, ng government. Tapos isa rin yun sa mga ni-raise nila nung mga time na nangyari itong disaster na to. Kasi sinabi nila, grabe mag-collect nga daw itong Nepal, yung government ng Nepal, ng mga climbing tax, mga fees. Pero yung compensation para dun sa mga Sherpa, hindi daw ganun kalaki. Kaya sinasabi nila, sana daw mapansin din yun na kung may mangyari man sa kanila, kasi at risk din talaga yung buhay nila, may maiiwan dun sa kanilang mga pamilya. Tsaka nung time na nangyari itong avalanche, kasi di ba may mga nakaantabay na eh, na mga aakyat dun eh. Kumbaga kasi itong mga Sherpas na nasawi, na nadamay dun sa avalanche, sila yung mag-pave way eh. Sila yung kumbaga lalagyan nila ng mga kung saan dadaan, yung mga mountaineers, sila yung nagre-ready nun. So, hindi, karamihan sa mga paakyat, hindi na pinatuloy talaga. Actually, hindi talaga, wala na talagang umakyat. Kumbaga, pinatigil talaga yon. Tapos, ang ginawa ng government, di syempre, nagbayad ka na ng climbing fees. Kumbaga, bayad na lahat itong mga tourist na pupunta doon, o yung mga mountaineers. Parang binigyan nila ng 5 years sila na available yung climbing fees na yon, na hindi na nila kailangan magbayad pa ulit. Kasi nga, alam din nila yung kumbaga yung abala na nadulot nila dito sa mga tao. Kasi gusto rin talaga natin, gusto rin kahit ng mga mountaineers na ang mangyari eh, mapansinin nyo muna yung mga Sherpa, sila muna yung bigyan natin ng ano dito, ng pansin, wag mo muna kami. Ganon. Tsaka delikado ka kasi sabi nila, hindi lang daw dun sa area na yung nagkakaroon ng avalanche. Eh. Iba-ibang parts, ng, kumbaga sa iba-ibang bahagi rin talaga ng Mount Everest. Kaya sinasabi nila, hindi talaga safe, lalo na nung mga panahon na to na umakyat. Kaya nga nung itong nangyaring incident na to napag-usapan or nag-spark ng discussion about nga dun sa treatment ka sa mga guides. Kasi syempre, ang risky ng ginagawa nila. Tapos, syempre, yung commercialization ng nung mga climbing activities, kumbaga nakaka-add din ng tourism. Kaya napag-usapan yung side na dapat mamigyan ng pansin yung mga Sherpa guides. Kasi syempre, sila kumbaga life at risk yung inaano nila para sa mga climbing activities and tourism. Kaya maganda rin na after nga daw nito, nagkaroon din ng mga improvements sa kung paano nga ba sa compensation, when it comes to compensation. Tsaka kumbaga pag-regulate ng mga climbing activities. Kasi itong Everest talagang pinupuntahan ng iba't ibang mga kumbaga into mountain climbing na it's a big challenge kapag syempre into kapag mga activities ayos. Kaya maganda rin na kumbaga after nung incident na to na nabigyan sila ng spotlight kumbaga na ano nga ba yung mga treatment and compensation sa mga Sherpa guides. Gumawa sila ng protesta yung mga Sherpa na isa-isang buong taon hindi muna sila mag-guide dun sa Everest para nga kumbaga i-honor din yung mga namatay nilang kasamahan. At saka after nun, nagtaas din ng insurance dun sa mga Sherpas na from, alam ko, kung hindi ako nagkakamay, $11,000 to $15,000. Yun yung nila, life insurance nila kung saan may mangyari sa kanila. Which is talaga naman na parang deserve naman nila kasi nga hindi naman biro talaga yung trabaho nila. Pero dito sa avalanche na to, kasi kanina di ba parang binabanggit natin, marami naman nangyayaring avalanche na sinasabi mo dito sa Everest. Pero itong insidente na to, hindi naman ito yung normal na avalanche kasi hindi siya snow. Usually yung mga avalanche, di ba parang nakita natin sa mga movies or so, kung saan man yung parang meron lang lumaragas ang snow. Mm-hmm. Pero ito hindi snow eh, parang butil-butil na yelo yung Xerox yung sinasabi, parang basag-basag na yelo siya. Mm-hmm. So hindi siya snow, parang maliliit na buhangin siguro yung pakiramdam. Oh, bato. Yelo siya. Yun yung dumagan sa kanila. Sinasabi ng iba na pagkanyari, may mga sinasabi silang tips kung paano ka makakasurvive sa avalanche na sabi, lalangoy ka daw ng gano'n. Maraming mga sinasabing tips na kapag ka living ka daw sa avalanche, para malaman mo ko kasi pagkanyari nalibing ka sa avalanche, medyo disoriented ka, di mo alam kung ano yung ano eh. Di mo alam kung ano yung pataas.
Kasi nakalibing ka, hindi mo alam kung saan ka alis. Mamaya, magpanik ka, maghukay ka lang ng maghukay. Lalo mo ma-expend yung oxygen. Una, sinasabi nila, huwag ka magpapanik kapag nalibing ka sa avalanche. Kasi nga, limited lang yung supply mo ng oxygen dun sa snow. Pero ang isa sa mga dangers naman nun, yung kunyari, nalibing ka, matutunaw mo yung yelo sa paligid mo. Tapos kapag natunaw siya, magsusolidify siya sa ilalim mo. So talagang, yung iba sinasabi, dudura ka daw para malaman mo kung ano yung pataas. Kasi syempre, pag dumura ka, babagsak yung ano, tubig. So alam mo kung opposite direction ng pataas, doon ka daw maghukay. Pero sa katotohanan, hindi mo kayang hukayin yung way mo palabas sa isang avalanche. Kumbaga, sasayangin mo lang yung ano mo, yung chances of survival mo. Mas magandang stay put ka na lang, talagang maghihintay ka na lang talaga ng rescue kapag ka nalibing ka sa avalanche. Pero what more, ito yung nangyari, Xerox yung naglibing sa kanila. Na hindi nga snow, yung snow nga malambot pa at saka mas madaling hukayin ito. Solid. Mas mabigat at saka mas matigas. Kaya medyo talaga mas fatal yung nangyari sa kanila dito sa insidente na ito. Alright mga kasambahay, this morning we have guests from World Fine Arts Society. Let's welcome to the show Ma'am Josephine Gomez, the founder and president of World Fine Arts Society, and also Ma'am Esther Garcia, member of World Fine Arts Society Winners Circle Philippines. Good morning po. Good morning. Please be po ang ating And good viewers. Morning to all of you televiewers. I know that there are a lot of you because I'm one who watches you also. Wow, thank you so much po. First things first po, no, Ma'am Josephine. Ito po bang meron po kayong ongoing exhibit? Exactly. And you have this theme na Greener Earth. Let's talk about it po. Okay. The reason why it's called Greener Earth is because everybody talks about, you know, greening the earth. In other words, making the earth more environmentally friendly, making the world a better place to live in, and making people more conscious of the environment and what not to do with the environment so that we can have better lives, so that we do not get endangered, we do not cause other lives to be endangered as well. Alright. Ito po ba sa exhibit po ngayon? Ano po ba yung mga pwedeng makita po ng mga visitors na pupunta sa exhibit po ninyo? Mga tungkol sa kalikasan, karamihan mga elemento ng kalikasan tulad ng mga halaman, bulaklak, at halaman, bulaklak, mga puno, mga dagat, at mga ibon, at basta mga elements of nature. Right. Ma'am Josephine, ito po bang exhibit niyo po sa Greener Earth? Lahat po ba nung kasama po dito sa exhibit na to, lahat po silang mahilig po mag-paint? Or meron po silang like parang, meron lang po silang representative gano'n na pinapunta para po maglagay po ng kanilang art dito sa exhibit? No, I mean, this is an exhibit of top artists who are members of the World Fine Arts Society. That's why it's called Winner's Circle Philippines. Apo. You cannot become a member of Winner's Circle Philippines if you have not won at least twice in our monthly themed competitions. And it's very hard to win in our competitions. Mm-hmm. Kaya sila, Ma'am Esther, at yung mga kasama namin dito sa exhibit na ito, lahat magagaling. Mm-hmm. Kung magpunta sana kayo, makikita, kung kayo'y magpunta, makikita ninyo kung gaano sila kagaling. Question naman po for Ma'am Esther, kasi nga, kayo po yung part ng Winner Circle. Kayo, ang pagpipinta po ba na itong mga tungkol sa nature and earth, yun po ba talaga ang passion po nila? Paano po ba ito nagsimula? Ako kasi ano, mahilig ako sa halaman, kaya lang allergy ako. Kapin ko lang yung mga halaman na ganyan, talagang nangangati-ngati na ako. Allergies. Kaya ang gagawin ko, pinipinta ko na lang para ma-appreciate ko siya. Ang ganda naman. Ang ganda. Yung mga halaman na yan, yung paligid. Ito na, po yung mga gawa ninyo? Oo, yan yung mga gawa na nasa na kapaligiran. Tsaka mahilig. Pag magtanim ng prutas, ganyan din. Koy. Yung pagka hindi mo mahawakan, kasi diabetic din ako, tsaka nagkaroon din ako ng ano, experience ng parang later. I almost die. Ayun mo. Later. Allergy. Later. May kwento pala, ma'am. The question will come later, I think. Pero question lang po, kasi syempre ito pong ginagawa natin is something na talagang dapat
sinusuportahan din, di ba? Nang hindi lang po nung mga mahihilig sa arts, kundi tayo naman lahat kasi gawa rin po to ng mga Filipinos, of course. Pero hindi pa po ba sapat yung ginagawa syempre ng pamahalaan natin upang maalagaan naman itong kalikasan? Syempre, napaka-importante po nun. Yun din po yung nagiging motivation ninyo, inspiration ninyo to do your craft. So, nakakatulong or sapat po ba yung nagagawa naman ng ating pamahalaan para naman po maingatan ito pong mga natural resources na? Initially, parang nagkakaroon ng awareness. Halimbawa, isang gumamela lang, ayun, ang ganda pala ng gumamela. Pag nakita na nila sa actual, oo nga pala, maganda mga pala ito. Parang love of nature na inspiration. Parang naitatawid nyo nga po yung mabalik, feeling ninyo. Mabalik tayo dun sa, sorry to have cut you. Mabalik tayo dun sa tanong mo tungkol sa suporta ng pamahalaan sa mga environmental concerns natin. The government, I believe, has created enough laws, like the like the ban on cigarette smoking in public places, and the ban on fires. Yung pagsisiga. Pero palagay ba niyo natutupad dito? Ang dami kong nakikita sa mga bus stops, sa mga daan, naglalakad na tao, ganon, at saka siga, nakatira ko sa Malolos, Bulacan. At dami nagsisiga. Kaya sayang yung sariwang hangin sa Malolos dahil ang dami naman nagsisiga. In other words, what is lacking is implementation. Kaya ang ganda rin po nung exhibit ninyo kasi para din po, parang wake up call din po ito sa mga mamamayan na mas lalo nating ingatan po yung kalikasan. Yun ang aming pakay. Kasi kung hindi natin iingatan, wala tayong makikita mga magagandang halaman, mga puno, mga dagat, tayo rin naman po ang magbe-benefit dito. Na mapapakinabangan natin na makakaganda sa ating kalusugan. Mga future generation po, di ba? Maganda na maabutan nila yon, makita pa nila yun. Tama. And to Ma'am Esther naman po na mabalik po tayo kasi may kukwento po kayo kanina. Nabalitaan din po kasi namin na nagka-cancer po kayo before po. Yeah, nung 2004, namayat ako ng ganyan, tapos yelo lahat. Tapos nagpa-consult sa mga hospital and doctor, including yung doctor ni Henry C. All pointing to yung cancer. Tapos, nung ooperahan na ako, bago ako ooperahan, something ito religious. Sabi ko doon sa ano namin, nagpapa-Bible study kasi may. Sabi ko, pwede mo ba akong i-pray over? Pray over kung ganun, hinawakan niyang ganun, ang feeling ko talaga, tumutulo lahat yung mga langis. Tapos sabi ko, tissue. Pag ganun ko ng tissue, wala. Nakita ko maliwanag na maliwanag lahat. Ang pogi, pati yung asawa ko na hindi naman pogi. Initially yun. Tapos nung inoperahan nga ako, nung siguro 2 days after, alam mo ba yung bituka ko? Ang daming ano yung kulani. Kasi parang ka nagbiyak ng papaya. Tapos maraming itim-itim. Tapos imbis na aalisin yun, yun ang ikamamatay ko. Pero nung tinignan nila, miracle na lang kasi hindi siya cancer, kundi TB cells. So after po ba nun, dun kayo nag-start mag-paint po ng mga? Then, before pa po? Kasi I'm using oil noon eh. Kaya yung mga chemicals, pagka nag-ano yung mga kasamahan namin, lahat ng mga paintings nila iiwanan na sa bahay. Tapos ako'y matutulog dito, hilong-hilo na ako. Pero sinisinghot ko pa rin yun. Kaya sabing ganun, Dr. Chemicals. Okay po. Thank you for sharing your story po, Ma'am Esther. And with that, Ma'am Esther, no, nalaman din po namin, Ma'am Josephine, na kayo po pala ang Philippines' longest cancer survivor. Yes. Paano nyo po ito na nalabanan ng matagumpay? Kasi mula pa, mahilig na ako sa mga bagay na spiritual. Sa maikling salita, ang damdamin ko ay laging nasa nakakatig sa mga bagay na banal at pag-aaral ng mga bagay na spiritual. Kaya dumating sa punto na laging laman ng isip ko yung mga magagandang bagay, pagtulong sa kapwa, pag
pag-iingat sa na hindi makakagawa ng masama. In other words, you don't only think about helping or making your fellow man happy or intending good for others, but you stay away or prevent yourself from doing bad unto others. And that is what makes prayer powerful. Okay? And aside from that, there have been people also who were very prayerful about my condition. Mm-hmm. And I had a very good doctor who monitored me through the years, Dr. Jesus Tameses, who's the father of corneal transplant in Asia. Mm-hmm. Oh. So ngayon, yung kanyang anak na ophthalmologist din, ang doktor ko, si Dr. Butch Tameses. Mm-hmm. Kaya napakahalaga talaga, nung aalagaan din natin yung ating mga sarili, oh, diba? Tsaka yung may pakialam din yung mga tao na sa paligid natin, oh, na huwag tayong mag-cause ng harm din sa kanila, diba? Oh. Kaya dapat talaga iniingatan natin yung ating environment. Pero, Ma'am Esther, kayo naman po, paano naman ninyo pinapangalagaan, diba, ang ating pong kalusugan, or ang inyo pong kalusugan? Mahilig po ba kayong mga magtanim? Kasi gato po yung mga, natin ito, kahit sinabi niya kanina, allergic siya sa ganun, pero at least through her craft naman. Diba? Yung mga anak ko, kasi mahilig sa eat all you can, eh. Uh-huh. Lagi sinasama ko, pero yung eat all you can ko, pinipili ko na lang more on veggies, at saka sa sushi, yung mga Japanese, yung mga ganun. Healthy na rin ang lifestyle. Kasi pagkakinain mo lahat yun, naku, wala na. Pero po na, paano po nakakatulong sa inyo yung pagpipaint po ninyo? Kasi syempre, di ba, parang yung iba po magiging therapy nila, yung pagpipinta. Talagang therapy ang painting. Kasi pag nagpipaint ka, naka-focus ka ron. Lahat ng problema mo, malilimutan mo. Ayun. Pagka yung may problema ka, nagpipinta ka pangit ang ano mo. Nare-reflect mo. May ganun. Oo, nakikita po sa paint. Yes, mabalik tayo dun sa kaninang ano, tinanong mo. Apo. Yung tungkol sa kung paano magagamot at maiiwasan ang pagbalik ng cancer. Unang-una, iwasan magalit. Yeah. At magtalim ng puot. Sa aking pag-aaral, sa mga may cancer sa Pilipinas, kasi naging editor ako eh. Ako yung editor ng kauna-unahang aklat para sa cancer na pwedeng basahin ng mga lay people. Mm-hmm. Yung Facing Cancer with Care, ako yung editor noon. Marami ako na interview at saka pati yung mga authors noon, 36 top medical and surgical specialists in various types of cancer. Napag-alaman ko na talagang yung galit, yung negativity, yung negative mindset, pessimism, yes, lahat yan dahilan ng cancer kasi may connection ang mind and body. Yes. So kung ano yung finifeed mo sa mind mo, yun ang mangyayari sa iyong katawan. Mm. To the cellular level, to the mitochondrial level. Mm-hmm. Kaya importante na babantayan ang pag-iisip. Kaya napaka-importante ng meditation. Mm. Meditation, di ba nasa Biblia, be still and know that I am God. Yun ang meditation. While prayer is talking to God, meditation is listening to God. Mm-hmm. You see? Kaya yung be still and know that I am God, tungkol yan sa meditation. Importante yon. Pag tayo nagme-meditate, mababantayan natin yung ating isip. Mababantayan natin ano na ba yung iniisip ko. That is what you call mind-watching thoughts. And this is vital to cancer cure and cancer prevention. Nice. Tapos, kaya ito, at saka isang dahilan pati, kaya namin ginawa itong exhibit na ito, kaya naisipan ko na magkaroon na ganitong tema ay para sa environmental and cancer awareness. Oh. Kasi isang pakay nitong aming exhibit ngayon ay magbigay ng porsyento, isang bahagi ng aming kikitain para sa patuloy na pag-diagnose at saka paggamot sa aming kasining, sa aming kasama na si Josie Centeno Painor na may stage 3 breast cancer. Mm-hmm. Alam niyo naman, magastos ang chemotherapy, yung mga cancer drugs, yung radiation therapy, at saka yung punta-punta lang niya sa Maynila. Ayun siya, si Josie Centeno Painor. Kahit may cancer na siya, nagpipinta pa siya. Ganon karugdob yung kanyang pagkahilig sa pagpipinta. At paris ng pinag-usapan nyo kanina, therapy ang pagpipinta. Okay. Alam mo ba, member din namin siya. Siyempre, lahat ng mga sumali, artist, kasali. Itong anim na kasama kong artist sa Greener Earth Exhibit,
lahat sila ay members ng Winner Circle Philippines, kasama rin si Josie. So, dahil may competition kami monthly, si Josie sumasali pa rin. Wow. Nagulat ako. Passion niya po talaga. Magpapadala siya ng picture na kumbaga nakarakay talaga siya sa kama, mm-hmm, na latang-latahin ng hina, nagsusuka daw siya and all that. Pero nakakasali sa competition, mm-hmm, pag gusto niya. Kaya napakaganda po nitong exhibit ninyo. Ay. Talagang with a purpose siya, di ba? Nagpipita tayo. Maganda yung message natin sa mga makakapunta dito sa exhibit. And also yung papupuntahan din itong ating mga, kumbaga kung may bibili nung ating proceeds nitong exhibit, mapupunta sa maganda. So ma'am, Josie, May babalita ko sa inyo bago ako tanongin. Kasi baka malimutan ko. Nagkaroon na ngayon ng donation box, no? Doon sa Dry Brush Gallery, kung nasan yung aming exhibit. May donation box na doon, may isang portion doon, isang booth, kung saan yung mga gustong magbigay kay Josie, pwede mag-donate. Mm-hmm. Yun ay initiative ng gallery, kasi may mga nagsabi na gusto nilang tumulong kay Josie, hindi man makabili ng paintings namin, mm-hmm, magbibigay ng cash donation. Mm-hmm. Kaya pwede po kayo magpunta ron. At ang Dry Brush Gallery ay makikita ninyo sa interior zone. Ito yung building na may parking, no? May parking build floors sa likod ng The Block sa SM North, mm, sa EDSA, Quezon City. Mm-hmm. Ayun. So, sa mga gusto pong tumulong, di ba, dun sa binabanggit ni ma'am kanina na kasama nila na talagang lumalaban din sa cancer, pwede po ninyong, pwede po kayo magbigay doon sa binanggit ni ma'am kanina. Parang kung hindi natin afford pa yung mga paintings, at least kahit dun sa maliit na paraan na meron tayo, makatulong pa rin tayo sa kanila. But ma'am, please invite our viewers naman po doon sa ating exhibit, sa ating Greener Earth exhibit. Please. Oh, yes, please. You will see the paintings of Alvin Montano, graduate din ng UP College of Fine Arts. Si Alvin yung nakaberde kanina na Barong Tagalog. Ito, painting naman to ni Ovidio Espiritu na dating Pangulo ng Angono Artists. Ito, painting to ni Gavin Olarte. Munang exhibit na to, pero magaling siya. Graduate din ng Fine Arts ito ng ibang university naman. Si Gavin. And that is my painting, Sunrise and Lavenders. And this is Mom Esther's painting. Mm. And that is kanino to, kay Ovidio Espiritu, yung taga Angono. At kasama rin namin si Eric David, who used to be art director of a multinational advertising agency. Ang sarap puntahan. And there's Eric. That's Eric David. Those are his works. Ayan, napakasarap puntahan. Hindi lang sila makakasama ngayon eh. Tsaka, hindi naman pwede marami tayo, di ba? Opo. Ang sarap puntahan po nitong Greener Earth exhibit na no, Ma'am Josephine. Pero meron pa po ba kayong upcoming po na exhibit? Oh, yes. Kasama ko naman si Architect Robby Santos, na member din ng World Fine Arts Society Winner Circle Philippines. Arkitekto siya na sikat, dating presidente ng United Architects of the Philippines. Kasama ko siya, tsaka si Dr. Ricky Riego de Dios, na isang siruhano, magaling na siruhano, surgeon. Mm-hmm. Silang dalawang kasama ko sa ACE Malolos Doctors Hospital sa Malolos City. Ito'y nasa Blas Ople Diversion Road, malapit lang sa MacArthur Highway. Pumunta po kayo, alas 10 ng umaga ang aming opening. Sa April 25, ika-25 ng Abril, alas 10 ng umaga, ACE Malolos Doctors Hospital. Hindi kayo mawawala dahil ito'y pinakamalaking ospital sa Malolos, pinakabago, pinakamoderno. At ito'y ideya ng presidente ng ospital na si Dr. Ferdinand Dacumos, isang cancer specialist. Ayan. Sana mabisita natin yan, no, sa mga kababayan natin, ang mga Bulakenya at Bulakenyo. Once again po, thank you so much po for joining us here today, Ma'am Josephine Gomez at kay Ma'am Esther Garcia. Maraming salamat po sa pagbisita. Maraming salamat sa inyo at ang gagaling ninyo mag-interview. Thank you po. Samantala, dumako naman tayo sa ating featured story for today. Tungkol ito sa isang teenager na hindi makapili kung anong damit ba ang isusuot niya sa birthday party ng kaibigan niya. Kaya naman tinulungan siya ng kanyang lola. Anong damit kaya ang napili nila? Panoorin natin dito sa ating Kristiyano Drama. Music.
parang nahihirapan ka dyan, Apo. Kanina pa kita natatanaw dyan. Eh kasi po, Lola, birthday po kasi ng friend ko. Hindi ko po alam kung anong mas bagay po sa akin dito sa dalawa eh. O, eh bakit ganyan ang mga damit mo? Parang hindi birthday ang pupuntahan mo, Apo. Eh, Lola, ito po kasi yung uso ngayon. Hindi po ba bagay sa akin? Apo, kahit hindi mo pa naisusukat yung mga yan, bagay na bagay sa'yo yan. Eh, pero, kapos naman sa tela yung mga yan. Ayaw niyo po ba nito, La? Hindi naman sa ganun, Apo. Halika, may papakita ko sa iyo. Ito ka doon. Nakita mo ba yan? Ha? Tingnan mo ito. Wow! Kayo po yan, La? Oo. Nung kasing edad mo ako, mahil din akong pumurumbang katulad mo. Ganyan, o. Lola, ang ganda niyo po sobra! Pwede po pala ipamurma yung mga gantong damit po, no? Kaso, hindi po ba parang mainit po yan? Sabi nga nila, tiis ganda, di ba? Saka oo naman, pwedeng-pwede kang magsuot ng mga damit na hindi ka po sa tela. Opo, La. Ay, naalala ko nga po pala, may ganyan din po akong damit binigay po sa akin ni Mami eh. Ay, okay. Teka lang po, kunin ko po. Oh, sige, sige, sige. Lala! Uy, bagay na bagay sa'yo po! Alam mo ba kung bakit bagay sa'yo ang pagsusuot ng ganyang damit? Bakit po? Eh kasi, biblical ang pagsusuot ng ganyang damit. Dapat laging ganyan. No? Ikot ka nga. Oh, bagay talaga sa'yo. Gayun din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Unang Timoteo 2:9. Gandang aral, di ba? Pero sana ma-practice din natin na hindi lang sa, yung kahinhinan sa labas, hindi ba? Yung mapapractice natin, pati yung kahinhinan ng ating mga pag-uugali. Kasi di ba, maganda na mahinhin tayo, hindi lang yung panlabasaan yun natin, pati yung sa loob natin may kahinhinan sa pakikipag-usap, sa pakikipagtungo sa ating mga kapwa-tao, di ba? Tama. Marami talaga tayong natututunan palagi dito eh. Kumbaga, hindi lang siya yung mga lessons. Na alam mo yung parang yung values na itatanim sa puso natin na parang core values. So, yung mga simpleng mga lessons na ganito na ay alam mo, ma-apply mo siya sa araw-araw talaga. Totoo. Kaya very inspiring yung mga ganitong kwento. At dako na tayo sa isa pang inspiring na kwento dito sa ating MCJI Cares. Kahit may kapansanan sa paningin, ay nais pa rin kumita ng isang binata mula sa Ghana, Africa upang may ipantusto sa kaniyang pangangailangan. Ayaw niya kasing maging pabigat sa iba. Mas gusto niya na makatulong sa mga nangangailangan. Hindi naman siya nabigo dahil ang kanyang hiling ay nagkaroon ng katuparan. I was surprised. And I thank God for everything as you have done for my son. Because when Jesus did for people, them too, they continue spreading the good news until he achieved what he wants. So I know that Koshi too will do it by the grace of God. Panlilibos sa daan, dahil may kapansanan, hindi ito
ang pinangarap na maging kalagayan ni Corsi Stephen Togo ng Accra sa bansang Ghana. Mula sa pagkabata ay isa na siyang bulag at tangi niyang inaasahan sa kanyang paglalakad ay ang kanyang stick. Bamaya sanswa, mabemembo because minimsay. Eradin e bome. Intim, anya ni pese, adiwebela. Pangarap niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa at huwag maging pabigat sa mga kumukupkop sa kanya. It's true. If you send him, he will go. Anywhere you send him, he will go. With the help of the stick. If it is this shop, then he can manage to go there. If it is back, the other side, he can manage to go. She take care of himself. Bath, wash his clothes. Sometimes he will hang it, but it will not be as a normal person will hang. Ibig niyang hindi lamang tumanggap ng tulong, kundi baka tulong din naman sa iba. Bigakyan niya, bigyan niya sumenage at yung samo yung program mo, sorry na mo si Seni Seya. Kasi may sumenage binti na yung mga buwang pa ito. Erali yung buwang na may sumenage niya. Sa damo ibiyo niya, may kaya na may sumenage niya ibi. Nansirano, ayaw ba? Kaya't nagpatulong siya upang makapag-aral ng mga pagkakakitaan sa isang rehabilitation center. Nang kasi may sumenage niya kay Baba, may kuha ko na ebin ni Hono. Kasi may tinawin mo na. We've been training people with disabilities because we have physical challenge, we have the blind, we also have the deaf, we have the intellectual disabilities, some have multiple disabilities. This is what we do. Basically, we do this to enhance them so that they can then yourself become self-independent, that they may not be on the streets to beg for arms. Bagamat may kaalaman na siya upang kumita, problema naman niya ang kanyang puhunan. Kung kaya't ito naman ang tinugunan ng MCGI. Pinagkalooban natin siya ng mga sangkap at gamit sa paggawa ng liquid soap at bleach. Bukod pa sa mga grocery items mula sa MCGI Free Store. With the radiacy because in February niya, may bisa diya to nkrofwe ni ma. Ebi niya mbae. Ba wede, meda niya miya si se, wede ye. In fact, my name that my campo because I am your energy baby. In the middle of the radius is say, move me in China, move baby bia, interview bia, no, make a no. Ma bupo muti, and I must move kwaba. I was surprised, and I thank God for everything as you have done for my son. So as he said that when he has something, he can do it for somebody. It's true, because when Jesus did it for people, them too, they continue spreading the good news until he achieved what he wants. So I know that Koshi too will do it by the grace of God. Milyong salamat po sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na nakatulong tayo sa ating kapwa. At nakikita naman ang mga kasambahay natin na araw-araw may MCGI Cares tayo sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Pilipinas. Nakikita mo kung ano talaga yung pinapractice ng mga members ng MCGI na pinagsasanayan. Kasi marami tayong mga pinagsasanayan at isa na dapat na pinagsasanayan natin ang paggawa ng mabuti. Hanggang meron tayong pagkakataon. Utos kasi ng Diyos sa kanyang mga tagasunod ay ang magpakabanal. Pero ano nga ba ang pagpapakabanal na itinuturo ng Biblia? Alamin natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Para ka mabanal, ano ang gagawin mo?
na yun ang kalooban ng Diyos. 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayan, gagawa ka ng kabanalan, yung utos. Gagawa ka ng katwiran, yung utos. Gagawa ka ng mabuti, yung utos. Nobody can enter heaven without doing the will of my Father which is in heaven, according to the Lord. And what is the will of the Father in heaven? Doing good works, sanctification, abstaining from evil or fornication. Let us read that in English. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. This is the will of God, even your sanctification. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. At para ka maging banal, gagawa ka ng kabanalan. Ang kabanalan ginagawa, hindi dinadaldal. Ang kabanalan ginagawa, magpakabanal ka sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pag-ibig ginagawa rin, hindi dinadaldal. Ang pananampalataya ginagawa rin, hindi dinadaldal. 2:22 ng Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yan ang napakaliwanag. Ang pananampalataya man gumagawa rin. Hindi valid yung pananampalataya walang gawa. The true faith that the Lord Jesus Christ taught in the first century Christian is a faith that works, the works of faith. Yan ang nasa Biblia. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Multilateral maritime activities of West Philippine Sea, bahagi ng pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan, iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. At matinding init ng panahon, dahilan ng mas mataas na demand ng kuryente. Magsasagawa ng pinakamalaking balikatan exercise ang Pilipinas at Estados Unidos ngayong taon. Kabilang sa joint drills ang isang multilateral maritime activity sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa executive agent ng 2024 balikatan exercises na si Colonel Michael Lohico, sa kauna-unahang pagkakataon din makikibahagi sa mga pagsanay ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard at ang French Navy. Bukod sa 16,000 tauhan ng militar, meron ding mga kinatawan ng 14 pang bansa upang maging mga observers sa joint drills. The Philippine Coast Guard and the US Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the president is right. Ide-deploy din sa pagsanay ang Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ng target sa layong mahigit 1,000 kilometro. There is already a deployment of the MRC, the Medium Range Capability Weapon System up north. It's not a new technology. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. Ngayong taon, bahagi rin ng balikatan exercise ang isang multilateral maritime activity o sama-samang paglayag sa West Philippine Sea, partikular na sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Layo ng military exercises na paigtingin ang kolaborasyon ng militar sa pagitan ng magkaalyadong bansa, gayon din upang ipakita ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo.
part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya naka-focus yung Salaknib for the aerial defense systems natin. Isasagawa ang military exercises sa mga lugar na nasa ilalim ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito nakadirekta sa alinmang bansa. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Bukod sa MRC missile system, magde-deploy din ng Estados Unidos ng fighter jets, helicopters at aircrafts para sa balikatan exercise. Samantalang ang hukbong sa natahan ng Pilipinas, gagamitin ng BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Kasunod ito ng panawagan ng isang mambabatas na imbestigahan ng pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Joanne Nano. Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa umano'y nakababahalang pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Nauna nang nagpahayag ng pagka-alarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, saan niya'y hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at mga estudyante sa bansa. Tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng malalaking bilang ng Chinese students sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Ayon sa AFP, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil dito at kabilang sa kanilang inaalam ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa Cagayan. May ilan rin ang tila nagdududa, lalo't malapit na rin anila ang Cagayan sa Taiwan. Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin, do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, no, pati yung CHED. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung talagang naka-alarma para sa seguridad ng bansa ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Isa rin umano sa posibleng dahilan ng pagdami ng Chinese doon ay upang maipromote ang kanilang turismo. If we look at it at the security standpoint, no, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, no, kung threat ba talaga ito, because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but you know, look, our perspective is in the security side. So sa side po namin, rest assured po that the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Samantala, nilinaw naman ng security forces na nakabase sa Cagayan na walang banta sa national security ng Pilipinas ang presensya ng Chinese students sa probinsya. Sa isang pagpupulong kahapon na dinaluhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Marines, National Bureau of Investigation at iba pang mga ahensya. Sinabi ni Police Colonel Julio Gorospe, Provincial Director ng Cagayan Police, na wala umano silang natatanggap o namomonitor na anumang reklamo na kinasasangkutan ng mga Chinese students doon. Sa panig naman ng 502nd Infantry Brigade, sinabi ng mga ito na batay sa kanilang intelligence report, ang New People's Army pa rin ang tinutugis ng sandatahang lakas sa probinsya ng Cagayan. Muli namang siniguro ng security forces sa probinsya ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa gobyerno upang protektahan ang national security at mapanatili ang peace and order sa bansa. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakaranas ng manipis na supply na kuryente sa Luzon grid kahapon na nagresulta sa rotational brownout sa ilang lugar. Ayon sa Meralco, pinagana nila ang interruptible load program kaya hindi nakaranas ng brownout ang ilang mga lugar na kanilang sineserbisyohan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Naisalba ng Interruptible Load Program o ILP ang consumer ng Meralco noong Martes para maiwasang makaranas ng mas maraming rotational power interruption pagkatapos isailalim sa yellow at red alert status ang Luzon grid, bunsod ng pagpalya ng 19 na planta sa Luzon. Ayon sa Meralco, nasa 340.20 megawatt ng kuryente o katumbas ng isang planta ang nabawas sa loading capacity nila nang i-activate ang ILP. Na-free up yung 340 megawatts na yon para magamit ng mga consumers na wala naman alternative source of electricity except Meralco. Yung walang mga sariling generator set, sino yan? Yan yung mga kabahayan, no? Kamukha natin na in our residences. Ibig sabihin, sabay-sabay na hindi gumamit ang malaking industriya at establishmento ng kuryente mula sa Meralco. Sa halip, ginamit nila ang kani-kanilang generator set, kaya nabawasan ang load na kailangang isupply ng Meralco. Ang Interruptible Load Program ay 10 taon ng programa kung saan pinapayagan ang malalaking customer ng Meralco na gumamit ng sariling generator sa partikular na oras upang makatulong na maibsan ang malaking demand sa kuryente. Pero ayon sa Meralco, pansamantalang solusyon lamang ito sa naging kakulangan sa supply ng kuryente sa ating bansa. Ang solusyon pa rin ay ang pagdaragdag ng mga planta na pagkukunan ng supply. But then again, this really is a stopgap measure for now. At the end of the day, it is really a matter of having more capacity in the system and for that said capacity to meet the rising demand as far as the power needs of the Luzon grid is concerned. Sa tala ng Meralco, nakakaranas ng pinakamataas na demand ng kuryente tuwing kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Kaya naman inaasahang mararanasan pa ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. Lumagpas na tayo ng 8,400 megawatts ng peak demand. Yung 8,400 kasi parang noong 2023, around 8,400 yung naging maximum for the year. So noong Lunes, nalagpasan na ng Meralco area yung record last year. So na-reach na yung all-time high demand ng Lunes. Patuloy umano na mararanasan ang mataas na demand ng kuryente sa Luzon grid hanggang sa susunod na buwan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa patuloy na mainit na temperatura na nanaranasan sa bansa, may iba't ibang estratehiya ang publiko para maibsan ang init. Kasama rito ang paggamit ng iba't ibang appliances na nakatutulong sa pagpapababa ng init na nararanasan sa ganitong panahon. Narito ang report ni Jed Neresina. Mas mataas na demand ng kuryente ang inaasahan ng Meralco sa darating na Mayo. We have not reached our peak load yet. Historically, the peak load occurs in May. So yun ang kailangan natin paghandaan dahil ang temperatura kadalasan yan bago matapos ang summer sa May sumisipa yan. Kaya ayon kay Jose Laldariaga, Vice President for Corporate Communications ng Meralco, ito ang kanila ang pinaghahandaan kasunod ng yellow alert status sa Luzon grid kahapon. Paliwanag niya na mas mataas kasi ang pagkonsumo sa kuryente ng mga tao kapag ganitong mainit ang panahon. Every time summer kicks in, this is what we technically call the seasonality of consumption. Demand spikes anywhere between a conservative 10 to as much as 40% in terms of the demand. Dagdag ni Zaldariaga, mas madalas kasing nakabukas ang iba't ibang appliances sa bahay para maibsan ang init na nararanasan. Kasi pag summer, mas mahaba at mas madalas po gamitin ng mga kababayan natin, whether it's in industrial, commercial, or residential customers, yung pong mga appliances, lalo na po
yung mga air conditioning units. Yan po yung malakas talaga kumonsumo. Gaya na lang ni Ferdinand na hindi maiwasan ang paggamit ng aircon kapag mainit ang panahon. Aniya, kailangan talagang dagdagan ng oras na bukas ang aircon dahil hindi niya kaya ang init sa loob ng kanilang bahay. Pag ako pag nandito ako, nagstay ako sa bahay, gagamitin ko siya ng lunchtime hanggang hapon. Kasi talagang hindi mo mabibira yung init. Sobrang init talaga. Kasi nung hindi naman ganito kainit yung panahon, usually talaga gabi lang kami pag natutulog. Doon lang kami nagbubukas ng aircon. Eh since sobrang init talaga, so nadadagdagan yung oras ng paggamit namin ng aircon. Dagdag na electric fan naman ang gamit ni Christabel dahil para sa kanya mas mababa ang konsumo nito kaysa sa aircon. Dahil nga medyo kinokontrol din namin yung use ng aircon dahil para maiwasan yung pagtaas ng kuryente, yung electric fan yan, nag-electric fan kami dito sa bahay. Tapos, syempre yung electric fan, hindi naman minsan, kumbaga, masasatisfy ka sa lamig na inilalabas niya kasi ang init nga ng singaw talaga kahit na anong gawin. So, minsan napapadoble pa yung gamit ng electric fan, sabay nakabukas. So, yun, nakasteady sa'yo. Ganon. Pinili naman ni Alvin at Dayan ang pagpapahangin sa labas ng bahay dahil anila mas malamig o presko sa labas kaysa sa loob ng bahay at upang makatipid na rin sa gastos sa kuryente. Mas gusto sa labas kaysa sa loob ng bahay kasi minsan sa loob ng bahay kagaya natin mahirap tayo. Nasusuffocate lang tayo lalo sobrang init kaya okay sa labas medyo insurrupted siya na nakakalanghap ka ng konting lamig. Mas malaking katibiran kung nasa labas ka kasi kung sabi natural air pa. Tapos sa loob, kuryente, gagana. Pera rin yung gagana ka rin. Mas prefer sa labas na nakatambay sa katulad sa mga mall, sa mga park kasi yung hangin din, mas malamig pa kaysa po nasa loob ng bahay. Mas nakakalibre ka rin ng aircon pag nasa mall, nakatambay ka lang din po dun. Patuloy din ang pagpapaalala sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Siguraduhin tanggalin ang mga saksakan ng appliances at patayin ang ilaw kung hindi naman ginagamit. Makatutulong din sa pagpapababa sa konsumo ng kuryente ang paglalagay sa 25 degrees Celsius ng mga aircon, kasabay ng pagsasara ng mga bintana para sa mas mabilis na paglamig ng kwarto. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Senator Ontiveros handang tumugon sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon ni Kibuloy. Nakahanda ang isang mambabatas na sagutin ang utos ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Narito ang report ni Harleen Delgado. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa Senado para magkomentaryo sa inihaing petisyon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema laban sa arrest order na inilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, April 3 nang ipag-utos ito ng Korte Suprema at magsisimula ang 10 araw sa oras na matanggap na ng respondents ang notice mula sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros na nangunguna sa investigasyon sa Senado, handa siyang sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. Nakahanda rin anya ang kanyang abogado na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para pag-aralan ng petisyon at tumugon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon kay Senator Ontiveros, bagaman hindi pa nila natatanggap at nababasa ang kopya ng kautusan, tutugon anya sila sa direktiba ng kataas-taasang hukuman bilang pagkilala sa separation of powers at mataas na pagrespeto sa mga institusyon sa bansa. Umaasa ang mambabatas na gagabay sa lahat ang naturang prinsipyo kasama na anya ang puganting si Kibuloy. Wala pa namang pahayag si Senate President Juan Miguel Big Zubiri kaugnay ng direktiba ng Korte Suprema. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi ng Korte Suprema na maaari pang sumama ang kampanyang Smartmatic sa public bidding ng Commission on Elections o COMELEC sa mga susunod na halalan. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na handa silang humarap kung sasampahan sila ng kaso ng Smartmatic. Narito ang report ni Dante Amento.
Nagkamali ang Commission on Elections o COMELEC nang idiskwalipika ang Smartmatic na sumali sa public bidding para sa gagawing halalan sa May 12, 2025. Paliwanag ng Korte Suprema, pinangunahan ng COMELEC ang pagdiskwalipika sa kumpanya kahit hindi pa ito nakapagsumite ng kanilang bids. Hindi anya nasunod ng komisyon ang mismong proseso nito ng bidding. In the end, the Supreme Court granted Smartmatic's petition. It held that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids. Kaugnay nito, nilinaw ng korte na maaari pa rin sumama ang Smartmatic sa mga susunod na public bidding ng COMELEC para sa eleksyon. As of now, Smartmatic can indeed pwede po sila mag-participate in the next elections, pero subject rin to, let's say, if anyone files a disqualification case against them again. Sa pahayag ng Smartmatic, sinabi nitong welcome sa kanila ang desisyon ng korte. Ang madalian at illegal umanong pagdiskwalipika sa kanila ilang araw bago ang bidding ay nagresulta sa non-competitive procurement process. Samantala, nilinaw naman ang korte na hindi maaaring ipawalang bisa ng desisyon ang ginawang public bidding at pagbibigay ng kontrata sa Miro. However, despite the finding of grave abuse of discretion on the part of the COMELEC, the Supreme Court did not find it sufficient to nullify the public bidding or award of the contract. Samantala, handa naman umanong harapin ng COMELEC kung sakaling kakasuhan sila ng Smartmatic. Ang kanila umanong desisyon na idiskwalipika ang kumpanya ay dahil sa pagnanais nilang bigyang halaga, panatilihing maayos at malinis ang halalan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakasama na ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority sa mga anti-colorum operations ang mga pulis. Isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA, DOTR at DILG para bumuo ng isang joint task force para palakasin ang puwersa ng mga nanghuhuli sa kalsada. Narito ang ulat ni JP Nunez. Karamihan ng hinuhuli mo, hindi lahat magalang o matino eh. Yung iba talaga, medyo, alam mo na, medyo aggressive. But with the presence of a persons in authority na talagang police, medyo tumitino. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government o DILG na tutukan ang operasyon sa mga colorum vehicle, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DILG, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Laman ng kasunduan ang pagtutulungan ng tatlong ahensya para palakasin pa ang anti-colorum operation sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, sasama na sa anti-colorum operations ang mga pulis kapag manghuhuli ang mga personnel ng DOTR, LTO, LTFRB at MMDA. Ayon sa DILG, sa loob ng 10 buwan, hindi bababa sa 1,000 colorum na mga sasakyan ang kanilang mahuhuli. Ayon naman sa DOTR at MMDA, hindi nila inaasahang mauubos ang lahat ng colorum pero nasa 90% nito ang mababawas dahil sa mas pinaigting na operasyon. Siguro hindi mahirap gawin na 100% walang colorum, no? Pero kung mabawasan natin ng 90%, ay malaking tulong na yan sa ating mga transport, legitimate transport operators. Imagine niyo po, sa pagsasani puwersa ng tatlong ahensya, DILG, DOTR, MMDA, kasama pa po ang PNP, mas mapapalaki pa po natin yung operasyon against colorum. So i-expect niyo po na mas maraming huli ang aming magagawa, maraming apprehension sa loob lamang na mas maikling panahon. Samantala, ayon sa DOTR, pinaghahandaan na nila ang panghuhuli sa May 1 ng mga jeepney at iba pang PUV na hindi pumasok sa consolidation. Batay sa modernization program, magiging colorum vehicle na ang mga ito kung hindi sila umabot sa deadline ng consolidation. Yung mga hindi magko-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang prangkisa, no? And pag hindi na renew yung kanilang prangkisa, they will be considered colorum, no? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. 200,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga colorum na jeepney at may impound din ang kanilang unit habang 1 million pesos naman sa mga bus.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahihirapan pa rin makapasok ang tulong ng United Nations para sa Gaza Strip at hindi makausbong sa dapat na inaasahang bilis ng tulong. Itinuturong dahilan sa problema ang lumalalang delay sa mga checkpoint sa lugar kung saan karamihan sa mga request na ma-deliver ang mga tulong ay tinatanggihan. May live report si Bianca Quijano, live mula sa Edmonton, Canada. Bianca, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkaantala ng humanitarian aid na galing sa United Nations o UN para sa Gaza Strip, bunsod ng patuloy na paglala ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa datos ng UN, nakaranas ito ng 41% significant delay sa aid deliveries noong nakaraang linggo. Lalo pa itong nahirapan sa pagpapadala ng tulong ng mayroong mga namatay na World Central Kitchen Aid workers matapos ang Israeli airstrike noong April 1st. Tinatayang nasa 2.3 million na katao ang apektado ng gera at patuloy na lumalala ang kagutuman sa lugar. Sinabi rin ng UN na ang problema ay hindi lang tungkol sa pagkain dahil naging mas komplikado na ito kaysa sa simpleng pagdadala ng mga food supply. Mahalaga aniya ang tubig, sanitasyon at kalusugan upang mapigilan ang taggutom. Nagkaroon na ng improvement ang pagpapadala ng humanitarian aid simula nang magkaroon ng gera, ngunit hindi pa umano ito sapat sa itinakdang target. At yan muna ang latest, Celine, mula dito sa Edmonton, Canada, balik sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Bianca Quijano. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandiga, mula sa Book of 1 Samuel, chapter 2, verse 7, na nagsasabi, "The Lord maketh poor and maketh rich, He bringeth low and lifteth up." Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Good morning, Kuya! Mga kasambay, usapang pangkalusugan na. At ngayon, we're here to spread the love. Kasama natin ang ating urologist and naturopathic doctor na love namin. Si Dr. Yeah. Joseph! Good morning, Doc! Welcome back now! Yes! Na-miss niyo ako? Yes, Doc! Hindi, tama ang sinasabi ni Joshua, di ba? We spread love. Yeah. Lagi right. Kagaya dito, lagi sa UNTV, GMK, we spread love. Mm-hmm. Di ba? Spreading love, lalo na sa amin, is to make yourself healthy. Yes. Ibig sabihin, kailangan mahalin mo ang iyong katawan. Kasi pag hindi mo minahal, magkakasakit ka. Mm-hmm. Okay. Ayaw natin yan. So, you do not over-abuse and you do not over stress, no. Di ba? Ang stress ngayon is above limit. Ang daming diba? Stress. Mm-hmm. Di ba? Ikaw, anong kakastress sa'yo? Nakakastress sa akin mga deadlines, Doc. Ang daming gagawin. Oh, deadlines. Tama. Ako, Doc, pag hindi ako nakakakain ng tamang food, nasa-stress ako, Doc. Kailangan balanced diet ako. Kasi pag feeling ko nakakain ako madaming meat, ganyan, nasa-stress ako dun, Doc. Guilty ka. Nagigilty. As it is. Kapag ano, Doc, wala akong enough na tulog. Stressful sa akin. Oh, that's malaki yan. Tapos feeling ko kasi lahat ng gagawin ko pag wala akong maayos na tulog, parang feeling ko hindi best. Yes. Hindi ko nagagawa ng maayos. Hindi yung 100%. Ikaw yun. Oh, Doc, yung mga, ano, mga due date. Si Judith. Judith ang problema mo. Sabay-sabay na Judith, yeah. Kasi bakit sinatanong ko yung ano, guys, and stress? Kasi stress is one factor already that will accumulate, mm-hmm, na hindi nating alam, 'di ba? Napag-usapan natin even free radicals, 'di ba? Mm-hmm. Ng yung nagiging ano, yung masamang cells, oh, na di-destroy niya yung normal cells.
It's because of stress, di ba? It is not, ano sinasabi natin na conscious tayo, subconsciously, na stress tayo. Pero hindi natin alam, unti-unti nito binabago ang mga, ano, yung mga cells natin sa katawan. Which is a big factor right now. Tama lahat kayo na sinasabi nyo, stress is something of different sort, of different indication of that, di ba? Ngayon kasing araw, pag-uusapan natin, ang kidney ba na-overstress or na-overwork? Stress din ang kidney. Ating, oh, syempre. Yes. Kahit na dalawa yan, di ba, hindi ibig sabihin, papatrabahuin mo siya ng beyond its limit. Yes, it works. Ibig sabihin, nag-work siya. Kasi ano ba ang trabaho niya? Filtration, reabsorption, secretion. Di ba? If infiltrate niya yung mga toxins, mga dumi, pag sinabi kong dumi, yung mga ano, yung mga substance na kinain natin, na process, na kailangan isasalain ng ating ano, bato o kidney. Yun ang gagawin niya. Then reabsorption is for important materials or yung mga minerals or mga substance na pwede pa. Di ba? Life-saving na siya, ano pa siya? Matipid ang kidney. Ibig sabihin, oh, baka pwede pa to. Diba, minsan tayo, diba, parang, ay, i-recycle natin. Ganun siya. Then, yung mga hindi na pwede, inilalabas niya. Okay. So, if you think of the function of the kidney, that is very tremendous. No? And when you overwork your kidney, because of, meron tayo sinasabi, sometimes you have stressed kidney. Na-stress din siya. So, pag na-stress ang kidney, ano ang nangyayari? Yung mga tubules niya, yung million-million na tubules, di ba maraming tubules in kidney? Nasisira siya. At later on, pag nasira siya, masusugatan, ma-injury. So when you have injury, you can have symptoms. Early symptoms of overworked kidney. Pag sinabi overworked, kagaya ng example, ah, dapat hindi ka nakakain ng 10 in the evening or 11. Maliban doon sa ipoproseso ng iyong digestive system. Siyempre, mga waste noon, ayusin pa rin ng kidney mo. Habang tulog diba? Ka, gapaproseso. Kasi connect-connect yan eh. So tulog ka na dapat, pinapatrabaho mo pa. Nakakapag-rest. Hindi na pag nakakapag-rest. So this is one instance of overwork, di ba? Kaya meron tayong mga sakit na may kinalaman sa ano yung hindi re-regulated ang pagkain. So when you do that, masisira ang ano, tubules mo. At pag nasira ang tubules mo, anong mga nararamdaman mong symptoms? Sabi niya, ay paano ko dok malalaman na overwork ang kidney mo? Then you can have what? Namamanas. Sumasakit ang balakang. Yung manas dok sa lahat, sa mga parts. Especially the lower extremities. Lower extremities. Oh. Bakit lower extremities? Kasi yan ang pinakamalapit sa ano eh, na lymph nodes o yung lymphatic system na tsaka yung vascular system ng kidney, di ba, sa pelvis. So mas manas yung legs. Yung lower legs, yung extremity sa kikita mo. So minsan kasi nakikita mo, ay, parang namamanas ka. How do you evaluate, for a normal individual, how do you evaluate na namamanas ka? Di, i-pinch mo. Pindutin ng ganyan. Pag lumulubog siya, manas yun. Masakit yun, Dok? Hindi na. Hindi. Kasi parang, uy, pag lumulubog. Diba? That's manas. Ibig sabihin, there's water. Ang tanong natin, di ba, like ko sinasabi, why is there accumulation of water? Ibig sabihin, maalat ang system mo. Nako. Puro tubig. Kasi maalat ang system mo, marami kang kinakain maalat, hindi na na-adjust ang kidney mo. Probably, sa sobrang hindi na maayos ang system mo, nagtatapon na lang siya. Nakaka-escape eh. So when it escapes, it goes to the most independent part of the system, your excretory system, which is the lower leg. So makikita mo, pag pinapinch mo, makikita mo. Now, a level of degree, sasabihin ng mga tao, paano ko, Dok, malalaman kung malala na yung manas ko? So, from the foot, pindutin mo, parang lumulubog. Opo. Tapos yung legs mo,
pindutin mo rin, i-pinch mo. Pag nakita mo, umaabot na hanggang pataas na pataas, ibig sabihin, yung level of edema mo, malala. So, mag-uumpisa siya sa pinakababa doon. Sa baba ka muna. Pag doon lang, okay. Hindi pa masyado. Okay. Hmm. Probably it's stage one. Mga ganon. So, yung ano, sasabi mo. So, ganyan kasi, yung mga telltale sign, lagi natin sinasabi, telltale sign, you have to be very, very cautious already. Because these are signals that are given externally ng katawan natin. Mm-hmm. You have to remember, especially the excretory system. Yung kidney naman, di mo nakikita eh. Mm-hmm. Hindi naman nakalitaw yan dito eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Oo. Diba? Kagaya ng mata natin. Nakikita mo. Diba? Nakikita mo. Diba? Diba? Eh, kidney na sa loob. Diba? Mm-hmm. So, paano makikita yan? Diba? So, hindi mo alam na it is undergoing difficulty or stress. Paano mo siya kakalmahin? Hindi mo naman pwede, di ba? Ang tayo, kagaya sabi ni Tin, hindi makatulog, nahihilo ka na sumasakit, pwede mong kalmahin yung ano mo, yung temple mo, di ba? You rub. Kalma yun, di ba? That's smart. Pero kidney, how? Hindi ma, mahirap bubuksan mo dyan mo, kalmahin mo dyan. Kalma ka lang, kalma. Hindi. So, it will destroy itself pag hindi mo na, you know. So, ano pa makikita na? So, one is edema. Mm-hmm. Second is sumasakit ang balakang na hindi mo alam. Mm-hmm. So, feeling mo, bata ka pala, may ganyan, hindi mo alam kung because of activities, baka alam mo, muscle. Ganun yung pala. Kala mo yung, alam mo, yung ngalay sinabi ni, ano, ni Ira, na hindi mo sure. Hindi mo ma-explain. Ma-explain. It's, you call that, it's very vague. Ano ba to? Tapos, mawawala siya, then after a week, babalik na naman siya. So, yung mga ganon. So, that's another one. Then, of course, yung iihi ka ng dugo. Ayan na. Iihi ka ng dugo, before umiihi ka ng dugo, minsan, yung kulay ng ihi mo becomes very dark. Yeah, ano ba yung when you say dark, yan, orangey. Parang orange. Suot natin, matindi yung... Kasi di ba light yellow? Yes. Okay. And then may dugo na. Parang very concentrated. Mm-hmm. Yung parang ano, yung... Di ba yung orange juice tinitingnan natin? Mm-hmm. Parang ganun. Okay. Pero sabi mo, ba't ganun? Tapos you always question yourself, umiinom naman ako ng tubig. Yeah. Ang tanong eh, bakit... Gano'n ba karaming iniinom mo tubig? Lalo na ngayon, Doc, summer, di ba? Yes, oo. Namin, ano'y natin dyan. Ah. Mm-hmm. Sabi ko, gano'n? Pero bakit? Parang everyday, nagiging patingkad ng patingkad ang kulay. So that's another ano thing that you have to, ano, yung mga ano yan, mga signals, no? Then minsan, nauseated ka o nagvo-vomit. Ala. Parang naduduwal at nasusuka na hindi mo naman alam. Mm. Wala ka namang gastric ano problem. 'Di ba? Wala ka namang acidic ano problem, ba't nagaganyan ka? Can your kidneys give you a signal like that? Pwede. Kasi you have to remember your kidneys also has hormones. Ah, okay. 'Di ba? Ang kidney kasi pwede nagko-control niya, may hormones siya na nagko-control ng high blood, mga ganun. Yung regulation ng diabetes mo, and other stuff. Kaya marami, hindi lang siya factory na mag-cleansing ba? Marami pa siyang ginagawang ano, trabaho. Kaya hindi mo siya pwedeng sadsadin ng mga maraming yung mga stress. When you say stress, a lot of stuff coming in. Diba? And the fact that isang elemento na pwede mong ma-eradicate ito is what? Fluid. Tubig talaga. Tubig lang, di ba sinabi ko? Napakamura. Di ba? Available sa bahay. Eh, lagi natin sinasabi, ano, ay walang lasa, hindi ko gusto, kailangan may ganyan, kailangan soda. Soda is liquid, but it's not, ano, water na meron konting electrolytes. You need water, pure water. Okay. You don't have to really go into purified. Basta tubig na pinakuluan, okay na yon. How much? Nabi mo, di ba? 1.5 liters. Pag summer, pwede ka mag-2. Mas marami. Dok, pwede ba 2.5? Yes. Kayong dalawa, guys, athletic kayo. 3, pwede. Ang dami, baka malunod. Hindi ka malulunod. Kainit ng panahon ngayon. Because your system will know how to adjust and when to expel. The better, the more,
pag na-feel mo na thirst, natutuyo ang kain. Mas maganda yan kasi nare-replenish, namo-moist ang mga cells natin. You remember, ang mga plants natin sa init ng panahon, pag hindi mo dinidiligan, matutuyo. Much more ang system natin. Yes. Kailangan talaga ng tubig. How many percent? 60-70% of water? Imagine mo, hindi ka iinom ng tubig dalawang araw. Grabe naman, dalawang araw. In-exaggerate ko. Ang hirap nun to. Anong pag feeling? Dalawang araw kang walang tubig. Tapos tatanungin mo sarili, ba't di ako umiihi? Hindi ka uminom ng tubig. Dami niya symptoms na lumalabas. Paano nga pala yung sa mga nagpa-fasting na completely walang water, tapos walang food intake? Paano po yun, Dok? Yung kidneys nila? Wala po ba nagiging complicated? Ay, yung talagang abstinence na ano. Hindi, may iba kasi, di ba? May iba, they do abstinence, but they drink water. Yes, water lang. Water fast. You will survive. You will survive even if you don't eat. Just water. Mm-mm. Can you imagine? May ganon? Yes. Nakikita mo yon. Ang galing, di ba? Hindi ko makain, tubig lang. Tubig of course, meron ka nararamdaman na asim-asim because of acidity. But you will not die. Water will keep you alive. Mm-hmm. Because yung tubig kasi gusto ng cells natin. Uh-huh. If you are dehydrated, doon ka mag-ano, you will go to shock. Yon. Mm-hmm. Yun ang ano. Now, with regards to yung fasting kasi, yung konti lang yung amount na may restriction sa sa volume ng tubig. Depende rin yan sa food intake mo. Eh. Mm. If your food intake, yung calories niya hindi naman mataas at hindi naman maalat, mare-regulate pa rin ang kidneys mo. Maaayos. Alam mo yon? Konti lang ang tubig, pero yung pagkain mo, hindi naman maalat. So, ayos pa rin sa ano. Hindi niya kailangan ano, masyadong. Oo, hindi mo may stress yung kidney. Hindi siya ma-overwork na, hindi nga ito uminom, sasabihin. Alam mo, may kidneys can talk to your body. Hindi na nga itong yung amo natin. Hindi na nga umiinom. Alat pa lang. Paano natin a-adjustin? Mag-usap-usap sila. Mm-hmm. Eh wala na, nasisira na tayo. And when the tubule starts to be injured, hindi na mare-replace. Yun na nga. It's not like the liver, madali. Mm-hmm. Yun ang problema natin. No? So, ano pa ba? Amanas. Nausea, vomiting, yung color ng ano, tapos minsan nagpi-fever kapag may lagnat na. Mm-hmm. Then minsan yung pabago-bago na yung ihi, yung volume. Parang minsan marami, minsan konti. Bawat tatanong ka, ba't ganyan? May problem na. Pag lalaki, ang bata-bata ko ba, may prostate problem na ako. Pero hindi naman laging prostate pa lang. Hindi. So, you have to see because your system is adjusting. Mm-hmm. And as much as that, yung overwork na kidney mo is trying to adjust in order to preserve and to save itself. Mm-hmm. Pag hindi niya nakinayanan, magba-back off siya. Kaya pag nagkuha ka ng blood exam na creatinine, yun measure ng kidney function eh. Tataas siya. Mm-hmm. Makikita mo, nasabihin ng mga ibang pasyente, Dok, wala naman ako nararamdaman, ba't yung creatinine ko ang taas-taas? Mm-hmm. Because we have a pre-renal stage. Ano ibig sabihin pre-renal? Kasi dehydrated ka. Okay. Dok, yung tama ba yung term? Balisaw-saw ba tawag yun? Yung parang lagi Dok na paunti-unti lang, tapos balik-balik siya sa CR. Yes. Mm-hmm. Pwede po bang ano rin yun, na factor din yun, na baka meron na rin problem yes, sa yes, pwede. I-eliminate mo yung ano ha. I-eliminate nung wala kang infection, ha? Infection. Kasi balisaw-saw, pwede infection, di ba? Wow. You eliminate the factor na wala kang infection. Mm. But yung sinasabi mo na balisaw-saw, because of that, yung frequency yung gano'n change, probably yun na nga sinasabi mo, is functional. Mm. Pag sinabing functional physiologic, nagbabago yung kidneys mo. When you say bago, ibig sabihin, kasi in order to preserve it, mm-hmm. he has to do something. Ka-adjust. So, kaya itong mga nararamdaman mo, pinapakita niya na sa'yo. Parang sinasabihan ka na lang, Hoy, alam mo ha, okay lang tayo. Ano lang, kalma lang. Kasi or else, ano tayo, we will all bog down. Opo. Dok, kasi nabanggit niyo po yung sa water kanina na okay lang naman yung hanggang 3 liters. Pero paano, Dok, yung parang mayat-maya nga po, umiihi siya. Parang hindi naman po ba kami kailangan mag-worry na parang every 40 minutes na si CR, parang ganun po. Hindi. Water becomes dangerous if you drink it
in one sitting. Tatlong litro agad. Wow. Okay. Yes. You will drown yourself. Meron yung tawag yung water intoxication. Yeah. There is a term there. Yung parang, parang sabi ni Dr. Lee, uminom daw ng tubig, tatlong liter. Patay. Mm-hmm. You will drown yourself. No? Mm-hmm. You call that water intoxication. Ang sinabi kong tatlong, 2.5 to 3, the whole day. Oh, ha? Nagkakaintindihan tayo. May gumawa na na naman. Parang di ma-dehydrate. Kasi you don't do that. Mm-hmm. Di ba? Kasi pag ininom mo lahat yan, lunod. Sobra namang bilis ang trabaho ng kidney mo. Hindi kakayanin, alam mo. Yun ang pero okay lang naman, Doc, yun, yes. Yung pabalik-balik. Yan, okay lang yan. Hindi, yung pabalik-balik mo, na wala ka naman problema, is because your body will eliminate, di ba sabi ko, will know how to eliminate what is excess. Mm-hmm. Kasi Doc, ganun ako pag kunwari feeling ko na over ako sa pag-inom ng water. Pero medyo mabilis nga ako minum ng tubig, Doc. Ganun, balik-balik ako sa CR. Tapos baka nag-worry ako, baka nag-overwork yung kidney ko. Hindi, baka kasi napapagod siya. Alam mo ginagawa mo. Alam mo eh, parang kinocompensate mo. Opo. Ano nangyayari sa kanya? Parang, hindi ako uminom, kailangan uminom ako. Ngayon, kailangan uminom ako ng tatlong baso, dire-direto. Oh, diba? Ay, ang galing. Ang galing. Ang galing, no? Every 2 hours, inom ng isang baso. Oo, may ninom. Parang kasi sabi, parang hinahabol mo. Hinahabol mo ito. Pero pagka-wiwi ko, inom ako kagad. O, pwede yun. Okay lang yun. Cleansing yun, no? Pero hindi parang, kulang ang ano pa, inom ako ano. Hinahabol na makait. Nakikita mo yung feeling mo after. Oh, you feel stuffy, bloated. Oh, see? Oh, hindi maganda nun. Pero Doc, sinasabi nila na kailangan daw, para daw masabi na healthy ka or healthy yung kidney mo, dapat daw wala talagang totally colorless daw dapat yung ee. Totoo po ba yun? Or normal lang naman na kahit may konting tint yung urine. Yung ee natin. Hindi, may konting tint. Na. Okay lang, normal. Okay lang. Healthy yun, Doc. Oo, oh, konti lang, yellowish. Ting ano, 'di ba? Okay na yan. Kasi minsan food 'yun eh. You have very nice foods that protect the kidney, no? Mm-hmm. Vegetables, berries, 'di ba? Fruits, no? Your avocado is very good, 'di ba? Oh, pwede kayo kumain avocado, pomegranate, mga ganun. Naalala ko, Joshua, sinasabi mo kapag healthy yung sa pag-ihi, yung kulay, kasi parang nagpuputing-puti lang talaga yung ihi ko pag may sakit ako. Clear lang. Clear kasi yung mama ko, mayat-maya talaga, inom ng tubig. Kasi ganun yung gusto niya na gumaling ako nang hindi masyadong maasa sa gamot. Papainom siya na magpapainom. Diba? Doon ko lang na-achieve na puting-puti yung kasi nga marami kang water. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Okay. Paglagi, okay lang yun. Okay lang yung clear. Ang ano natin is, pag yung ihi mo kasi is very darkly concentrated. Ako. Alam naman ninyo yung parang cha. Dilaw na hinaluan ng may red, ganun parang. Yeah, o parang, ala, ba't ganun? Mm-hmm. Diba sometimes you tend to worry. O, parang tayo, ako, minsan, ala, concentrated ang ano ko, ang urination ko. Yes. So, ibig sabihin, this is the signal, yung mga nanonood sa atin, to tell yourself na you have to drink water. Maaga pa naman. Tinan mo after, magiging clear siya. Okay siya. Hindi nga, di ba? Para makapag-adjust. Parang low maintenance lang talaga ng kidney. Yes, tama yan. Di ba? Hindi naman naghihingi ng ano yan eh. Ng ano-ano. Tubig minsan ng tao ayaw pabigyan ng kidney. Tubig na nga lang. Tubig na nga lang eh. Ano pang iniinom nila. Ang damot pa. Milk tea. Soda. Color na ano drinks. Di ba? Hindi maganda yun kasi hindi mo alam yung concentration ng sugar o salt. And then, yes, madali lang naman. So dapat remind mo sila. Madali lang alagaan ang ating mga kidneys, mga kasangbay. Sana marami kayo natutunan sa ating topic today. Pero ngayon, Doc, mayroon po tayong social media questions. Pinadala po ito ni Jordan Perez. Doc, nung isang gabi po, umihi ako na may kasama na pong dugo. Dalawang beses po nangyari hanggang noong madaling araw, kaya nabahala agad ako. Ang ipinagtataka ko lang po ay wala akong naramdaman na kahit anong pananakit o hirap po sa pag-ihi. Kung ganito po ba, kaagad ang sintomas ay posibleng UTI na o mas malala na po. Sa specialist na po ba agad ako dapat lumapit? Salamat po sa inyong payo. Yes, buti na-alarm siya. Kasi ang tao, pag hindi na-alarm, mas nahihirapan tayo, di ba? So, ang concentration ng ihi niya plus yung meron siyang dugo, tingnan natin kung anong itsura ng dugo. Is it fresh blood
mm-hmm. or yung ano yung Duma. Parang tinge of blood. Mm-hmm. Pag ganyan kasi, tama ka, pwede ka magpatingin sa isang doktor o isang specialista. Kasi i-urinalysis ka para ma-check, di ba tinatanong niya kung baka may infection siya, yes. para ma-ano rin natin yeah. yan. Then ultrasound to check the kidneys and the bladder para mm-hmm. ma-check natin kung anong problema, no? So, saka may mga blood exam na like creatinine, siguro pwede natin. Para makita natin. Yun, okay, ito naman, Doc, another question from Jam. Doc, 18 years old na po ako. Ano na po kayang indication kapag sumasakit po ang isang testes? May sudden pain po kasi akong nararamdaman kahit po wala namang sugat o irritation po. May mga ipapainom din po kaya kung ganun po? Thank you po sa kasagutan. Okay, don't prescribe or self-medicate. Number one, you are young, 18 years old, mukhang baka athletic ito. The more common for young individuals or orchitis, infection ng testicles, na dahil infection, mm-hmm. 'di ba? Na lagi kong dinidiscuss 'yan. So, most of the time pag ganyan kasi magpa-examine ka sa doktor, i-check, then they'll do urinalysis and urine culture. Okay. Mm-hmm. Tapos pag medyo doktor to mag-evaluate, medyo feeling niya may orchitis, baka pa ultrasound niya yung testicles mo mm-hmm. before bigyan ka ng karampatang antimicrobial. Doc, another question naman from Michael D. Doc, may mga paraan pa po ba para magkaanak kapag na-diagnose ng azoospermia? Posible pa po ba itong ma-reverse? Maraming salamat po sa pagpansin at kasagutan. Azoospermia, walang sperm cell. Mm-hmm. Wala talaga. Mm-hmm. Oo, azoose. Sobrang bago. Pag oligo, may konti. Oh. Okay, may konting sperm cell. Okay, siguro we'll talk about that mm-hmm. in dapat mag-complete male fertility check-up. Mm-hmm. When I talk about male fertility check-up, ultrasound ng testicles, semen analysis, ulit, no, pag baseline tingnan natin yung mga hormones. Mm. Na worst comes to worst, pag na-treat ka either oral injectable medications kung na-correct, kung anatomical man may varicocele na-correct at hindi pa rin, maaring kailangan na magka testicular biopsy para i-harvest yung nakikitang magandang sperm cell mm-hmm. tapos i-store sa sperm bank. For future usage. May hope pa pala, hindi naman pala. Yeah, so madalas, ang ano mo siya, baka mag-artificial insemination, ganun. Aabot ka sa ganun. Oo, diba? May mga ways pa rin, pero medyo. Oh, medyo, pricey. Pag ganyan niya, mataas na yung presyo, medyo mahal, diba? Ayan. Thank you so much, Doc Joseph Lee. Doc, baka may gusto po yung batiin ngayong umaga. Siyempre binabati nating si CEO Loreto Chua. Good morning. Yes, na nanonood lagi sa atin at ang kanyang mabuting anak na si Micah Chua na nasa Micah Canada. Good morning. Diba? Ano ba? Nasa Canada siya ngayon. Good evening na. Then para sa lahat ng nakikinig, 'di ba? Always hydrate yourself, tama. No? In general na ha. Kasi sobrang init. Pagbalik ko nga dito, sabi ko, ang init-init. Galing kasi ako malamig eh. Pagdating ko, parang galing akong refrigerator. Pagdating ko, hala, 41. Yes. Nakatayo ka lang, pinapawisan ka. Galing ka, Dok, sa may aircon, di ba? Ngayon, likod na ng aircon yung nakikita natin. Tama, ang galing ako dyan. So, kailangan inom-inom lang tayo ng tubig. Remember, water is can sustain our life and keep our kidneys non-stress, yeah. Diba? Yun lang naman ang gusto ng kidney, ha? Pagbigyan nyo na tubig ng makaawa, eh. Hindi, totoo. Diba? True. Tayo, inom tayo ng tubig, mga kasambahay. Dahil dyan. Yan po ang ating usapang pangkalusugan. Mga kasambahay, huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang Good Morning, Kuya! Nasolusyon na ngayon ang
matagal na problema sa naghahangat lumang computer equipment ng ilang opisina sa Bulacan Police Provincial Office sa Camp Alejo Santos, Malolos, Bulacan. Ito ay matapos na bigyang katuparan ng Members Church of God International o MCGI ang kanilang hilig na magkaroon ng mga bagong computer, laptop at printer. Narito ang report ni Nestor Torres. Ang problema ni Police Corporal Michael D. Mangolabnan ang lumang laptop nitong ginagamit sa opisina sa Police Strategy Management Unit o PSMU. Anya, pagdating sa video editing at PowerPoint presentation ay nagtatagal ito dahil mabagal at nagahang pa. Dati po yung luma namin laptop ay napakabagal, sir. Pero ito napakabilis po, napagandang gamitin. Bukod sa laptop, mayroon namang mga pulis ng Bulacan PPO na kapusila sa computer at printer sa kanilang mga opisina. Two computers set na ginagamit which is capable of doing naman po ng lahat ng works namin. And dahil nadagdagan po ulit yung hinahawakan naming office which is yung counterpart namin, hindi na co-op up nung dalawang computer yung mga compliances. Sa dami po namin dito, dami-dami mga compliances na sinasabi sa headquarters. So ang computer na po namin dito is nasa 6 na. So kung nakikita nyo, talagang tulang din po kami. At upang bigyang katuparan ang kanilang matagal ng pangarap at pangangailangan ng mga pulis sa Bulacan Provincial Public Office o Bulacan PPO, nitong Lunes lang ay bumisitang muli si Kuya Daniel Razon sa Camp Alejo Santos sa Malolos para i-turn over sa kanila ang kahilingan na 14 na computers, 4 na laptop at 11 printer na magagamit nila sa kani-kanilang mga tungkulin. Lahat ng computer, kayang-kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang office works, kahit video editing, dahil meron itong i5 processor, 16GB na RAM, at storage na 250GB SSD at 2TB HDD. Ayon kay Kuya Daniel, ang pagtulong sa pambansang pulisya ay bahagi ng pagsunod ng MCGI sa pinag-uutos ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Initially, yung ating mga napagpulungan nung tayo po ay magsagawa ng ating memorandum of agreement, sa awa po ng Diyos ay nakapagsagawa na tayo ng aksyon. Sa amin po sa Members Church of God International o MCGI, kami po ay naniniwala na mayroon tayong tungkulin sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ng Ecclesiastes 12 at 13 na ito ang wika ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam ko po na ito ay isang bagay na hindi lingid sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya. Kayo ay mayroong mga sinumpaang tungkulin. Kami po sa MCGI ay mayroon ding sinumpaang tungkulin. At ito ay tungkulin na aming sinumpaan sa harap ng Diyos. Ang magtulong-tulong na sumunod sa kanyang utos. Ikinagalak naman ng gusto ng mga pulis sa bawat departamento ang mga bagong computer, mga laptop at printer. Anila, makatutulong ng malaki ang karagdagang computer equipment upang mapabilis ang kanilang trabaho. Dati po ang aming opisina ay meron kaming isang laptop lang po na ginagamit. Pagka po meron po kaming conference, mga
presentation na ginagawa, medyo nahihirapan po kami kasi po naghahang po yung laptop namin. Ngayon po nakatanggap kami ng laptop na kagaya nito na galing po sa MCGI. Malaking tulong po sa Policy Strategic Management Unit po ito. Maraming salamat po. Ito po ay gagamitin po namin sa dapat po na paggamitan. Lalong-lalo na po itong aming opisina po ay mostly po ay puro po sa computer generated po at internet-based po yung aming mga trabaho. Ito po ay malaking tulong po sa amin sa pagganap po ng aming tungkulin. Naibigay po ng MCGI sa amin na computer ay may magandang specification at siya ay sapat upang maka-adapt sa ating mga software at katulad po ng Excel. At nalalayo sa mga pagkakamali, lalo na't pag gumagawa kami ng trabaho at mga datos. Yung mga computer or office equipments na ibinigay sa amin ng MCGI is talagang gagamitin namin intendedly to our office works, to our mga projects and compliances na matutulong ng mas maayos sa PNP. Pinaalalahanan naman ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo ang bawat gagamit ng nasabing computer equipment. Naingatan at huwag itong gamitin sa hindi tama. Labis din siyang natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa may katuwang sila para sa mas mapagbuti pa ang kanilang paglilingkod sa mamamayan. Lahat ng mga office equipment na ibinigay ng ating MCGI ay hindi lang simbolo ng pagtalima nila doon sa wish natin, bagkus alagaan nyo po ito. This is a blessing. We are so lucky na ang MCGI ay tumulong sa ating mga wish dahil sa mga kakulangan natin sa mga offices. Gamitin po natin sa nararapat na paggagamitan. Again, for my 26 years of service in the PNP, ngayon ko lang makita na may nag-donate ng ganito karaming equipment sa offices. Nagpapasalamat ako sa MCGI. Samantala, bukod sa ipinagkaloob ng mga computer equipment, nasa 300 pulis rin sa Bulacan PPO ang muling nakinabang sa pre-medical, dental, optical, legal at iba't ibang services ng MCGI, bukod pa ang pre-store, wheelchair at nebulizer ng kanilang kamag-anak. Samantala, kasunod nito sa hinaharap naman ay kaabang-abang na rin ang pagbubukas ng pinagagawang bagong multipurpose hall ng sitio pinag-anakan sa Doña Remedios Trinidad. Tugon ito ng MCGI sa kahilingan ng PNP para sa mga guro at IP sa sitio. Kahit po pag-iba na siya, may anay na delikado na, ginagamit pa rin po namin kasi nga po kulang kami sa classroom building. Hindi namin po alam kung saan kami kukuha ng sponsor para magawa ito. Siguro merong right time. Let's wait for the right time. Pero while waiting for the right time, we keep on praying na sana may dumating na tamang mga tao na hindi man gobyerno pero bukal sa puso yung pagmimisyon para sa aming lugar. Natutuwa po ako na dinig ko si Ma'am Arlene Lazaro nung sabihin niya na habang naghihintay, ang sabi niya, sinabayan namin ang panalangin. Panalangin na sana ay mayroong makarating dito sa amin na mga taong maaaring makatulong sa amin. At natutuwa po ako dahil ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Colonel Arnedo ay naging tugon sa panalangin ni Ma'am Arlene Lazaro. Kung kaya po, sa ganitong paraan, amin pong ikinagagalak na maging bahagi
ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Isang bagay na aming pinaniniwalaan sa 2:9 at ng unang Pedro na kayo ang wika'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig ko pong iparating sa lahat ng mga miyembro ng Church of God International na sumusunod sa aral at utos ng Diyos, ikinararangal ko po kayo ay aking mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Ian at Tini. Thank you, Miss Kat and Miss Celine. Eto na mga kasangbahay, gusto nyo ba ng easy to prepare and easy to eat pero nakakabusog na masustansya ang kainin? Perfect po sa inyo ang Vietnamese Spring Roll. Kung paano yung gawin, panoorin nyo dito sa ating Cook It Right. Dyan. Parang kasing nagugutom ako eh. Gutom, gusto ko ng something light. Something light. Ah, alam ko na. Gusto mo bang kumain ng Vietnamese spring roll? Sige, paano ba yun? Tara, let's cook it right! At ngayon naman po ay gagawa na po natin ang ating Vietnamese spring roll. Rice, paper or wrapper. Lettuce. 1 medium-sized cucumber julienne, 1 medium-sized carrots julienne, 1/8 cup lime juice, 1/8 cup patis, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon minced garlic, 1 teaspoon chili flakes, 1/4 cup peanut butter, 1 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon honey. Jess, ready ka na ba? Ready na. Paano ba gawin yun? Mga kasambahay, ito naman po ang mga paraan upang gawin ang ating Vietnamese spring rolls. Una, idip po natin ang rice paper sa warm water para mag-soften. Next, is i-wrap lang po natin ang lettuce, cucumber, and carrots sa rice paper. Ang pagbabalot nito ay katulad lang po sa pagbabalot ng lumpia. Try niyo po mga kasambahay! And ganyan lang po siya kasimple mga kasambahay ang pagbabalot nating Vietnamese spring roll. And next po ay ating mga dipping sauce or ating yung mga sauce natin kasi yun po ating next na gagawin kasi siya nagbibigay ng depth at saka sa flavor dito po sa ating Vietnamese spring roll. So dalawa pong ating gagawin. Yung una po is yung nuoc nam at saka yung second is yung peanut sauce. Mga kasambahay, gawin naman po natin ang nuoc nam. Sa blender, ihalo lang po natin ang lime juice or lemon or calamansi juice. Depende po sa iyong preference, patis, chili flakes or siling haba, minced garlic at sugar. Next naman po ay i-pulse po natin ang ating blender para po maghalo-halo ang ating mga sangkap. Para po sa ating peanut sauce, pagsamasamahin lamang po sa isang bowl ang peanut butter. Sa recipe pong ito, chunky peanut butter po ang ating gamit. Soy sauce, oyster sauce, at honey.
Kung wala po kayong honey, pwede po kayong gumamit ng sugar as substitute. Haluhaluin lang po natin ang ating mga ingredients until mag-smooth. And there you have it mga kasambahay, ang ating Vietnamese spring roll. So, andito po tayo sa ating most awaited part, ang tasting! Okay pa, so hiwain natin. Try natin siya, Jazz. Sige, try natin siya. Ano kayang lasa? Yes. One for you po. Ayan. So, gusto pong itry yung ating peanut butter sauce. Yung peanut sauce natin. Okay, try ko tong Noknam. Noknam. Sarap. Sarap po siya. Nag-aagaw po yung tamis, yung alat. So for the Noknam, if you like more soury or lemony sauce, you should try this one. Gusto ko din yung medyo lemony, medyo maasim, tsaka matamis, tsaka spicy. Hanggang sa muli mga kasambahay. Always remember, cook with love and cook it right! Ating Florida USA production team kina Norman Yap, Gerald Niego, Ramel Plagata, Rhea Lopez, Jazen Cabalejo, Elisa Mungkal, Donald Mungkal, Eliana Mungkal. Ayan ang kanilang Vietnamese spring roll. Favorite ko to kasi pag pumunta kami sa isang restaurant na Vietnamese, umorder ako ng ganyan. Tapos tinatry din namin na i-recreate sa bahay kasi mura lang yung mga ingredients din. Kaya madaling-madaling gawin sa bahay. Patikimin mo kami para maging favorite din. Kasi hindi ko pa natitikman yun. Ay, mukhang masarap. Sige. Saka masustansya. Try natin yan. At sis, sa pag-uusapan na rin natin yung mga pagkain, remind na rin natin ang ating mga kasangbahay na mag-ingat po laban sa food poisoning dahil tumataas po ang kaso nito kapag ganitong mainit ang panahon. Kapag mainit kasi, mas mabilis na masira ang mga pagkain. Pero ano ba ang mga sintomas ng food poisoning at paano tayo makakaiwas dito? Panoorin natin. Sa ating kinakain upang huwag maranasan ng food poisoning. Ang food poisoning ay isang kondisyon na bunsod ng pagkain ng kontaminadong pagkain dahil sa bakterya, virus, o toxins. Ang karamihang kaso ng food poisoning ay dahil sa bakterya tulad ng Salmonella o E. coli o virus tulad ng norovirus. Karaniwang sintomas ng food poisoning ay diarrhea o pagtatae, pananakit ng tiyan o cramps, nausea, pagsusuka, lagnat, at panghihina. Maaaring katamtaman hanggang sa malala ang maranasang sintomas at maaaring tumagal ng ilang oras o bumilang ng mga araw. Sakaling makaranas ng pagtatae o pagsusuka, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Mangyaring kumonsulta sa medical professional sakaling malala ang maranasang sintomas, gaya kung may kasamang dugo ang diarrhea o di kaya'y lumagpas na sa 3 araw ang diarrhea, kung mataas ang lagnat, kung madalas ang pagsusuka, at kung mayroon ng signs ng dehydration. Maging ang mga buntis na makaranas ng lagnat o iba pang flu-like symptoms ay nararapat kumonsulta. Mas mataas ang chances ng food poisoning tuwing summer season dahil mas mabilis ang growth ng bakterya sa mainit na panahon. Ang mga pagkain prone sa kontaminasyon at magdulot ng food poisoning ay mga hilaw at undercooked na karne, raw o lightly cooked na itlog, unpasteurized o raw na gatas, at hilaw na shellfish. Maaari ring maging kontaminado ang mga prutas at gulay. Upang maiwasan ang food poisoning, panatilihing malamig ang mga pagkain. Ang mga hilaw na meat at seafood ay ilagay sa refrigerator o sa insulated cooler.
Ang mga tirang pagkain ay ilagay sa freezer o fridge within 2 hours ng pagkakaluto nito. At ang mga hindi refrigerated na perishable food ay itapon na. Lutuing maigi ang karne. Maghugas ng kamay bago humawak sa pagkain at pagkatapos humawak sa hilaw na karne o seafood. Hugasan ring maigi ang mga gulay at panatilihing malinis ang lugar at utensils na ginagamit sa paghahanda ng pagkain. Ihiwalay ang mga hilaw sa lutong karne at seafood, gayon din ang utensils na ginamit sa mga ito. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin upang malinis ang mga pagkain ating kakainin. Now you know! Now you know. Reminder to, no, lalo na sa ngayong ano, summer season, dahil madali daw, kumbaga mag-grow yung mga bakterya, lalo na sa mga pagkain, kapag hindi natin na, kumbaga nabantayan, kaya ilagay din natin sa ref, and then yung mga magandang proper storage. Naalala ko nga nun sa culinary school, tinuro kasi yun na ang food poisoning, you can't taste it, you can't smell it. Kasi kapag panis na, may alam mo, food spoilage na, pero yung food poisoning, very ano siya, parang silent ano siya, killer, kasi hindi mo talaga siya makikita. Kaya dapat mas mag-ingat tayo. Kaya yung mga binanggit kanina mga pagkain, yung mga high risk foods, ingatan talaga natin na huwag siyang makontaminate. Yan. Yan, sa atin nating mga course, di ba? Kayo, kumusta ang inyong mga kusina? Okay naman. Oh, medyo mahirap ngayon kasi lalo na no, sobrang init talaga. Okay. Mas mabilis talaga ng papanis yung sila. Yan. Yes. Sige po, for now, let's go to our greetings and good morning lang po sa aking mommy and daddy. Ayan, ako din for now, greetings lang muna. Hello sa aking mommy, daddy, at kay Yuna. For now and later, thank you, Dr. Jose Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic orthodontics and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest, most beautiful smile. For increase, you may visit their Facebook and Instagram page or you may visit the clinic at 161 Unit 1/3 Floor Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number 0917-312-5742. Morning lang sa Miranda Resurrection Family, Victorina Family. Good morning! Unleash your inner glow with Seduction International. Dive into a world of luxurious skincare and beauty products packed with nourishing plant-based ingredients crafted to rejuvenate every skin type. Join their growing network by becoming a distributor or reseller. Don't miss out on the chance to be part of Seduction International. Visit seduction.com or connect with us on Instagram at Seduction International. Thank you, Ms. Carazon Carlo, CEO of Seduction International, for bringing this radiant opportunity to life. Good morning din sa aking Mamsie. Good morning then, and we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Campancho. They also have a branch at Aliw Complex Calvario, Maykawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Kita kits bukas sa mga kasambahay nating pupunta sa MCGI. Samantala, susunod na sa ilang sandali ang programang Huntahang Legal. Magkita-kita po tayo ulit bukas, God willing, dito lang sa Good Morning!